Ang Taal sa Batangas ay isa sa mga kakaunting lugar sa Pilipinas na parabang nag-time travel ka pabalik sa nakaraan. Mula sa antigong simbahan at mga bahay na mula pa sa panahon ng mga Kastila. May koneksyon din ang lugar na ito sa buhay ng ilan sa mga bayaning nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ngayon, sa gitna ng makabagong panahon, marami sa ating mga kababayan ang patuloy na nabibighani sa mga iniwang bakas ng ating nakaraan. Nakaraang hindi nakaiinip, kundi puno ng misteryo at aksyon. Hinahanap nila si Bonifacio, okay? Hindi nila alam na sa next door house na nakikipagpulong sa aking great-grandmother na Griserio Barelia, nag-disguise siya sa bugero para makalusot siya sa mga spanggol na nasa kabilang bahay. Sorpresa! Because a Chinese found the image of Kasaysayan, it's something like they always have to compare and they would always have to declare Mama Macho and Birhen ng Kasaysayan are just one and the same. At kulay! Bumisita ako sa Taal, Batangas sa araw ng kapistahan ni St. Martin of Tours kung saan ipinangalan ang basilika na ito na pinakamalaki sa buong Asya at isa sa mga simbahan sa bansa na mula pa noong panahon ng mga Kastila. Napakaganda at napakayabong ng Kasaysayan ng ating simbahan na ito ng San Martin ng Tours. Bakit? Kasi nagsimula ang simbahan na ito ng Taal, sa bayan ng Taal, doon po sa tabi ng lawa sa San Nicolas. But during the eruption of the volcano noong 1800s, kailangang lumikas ang mga tao, lahat ng buong bayan mula doon sa tabi ng lawa papunta dito. Dahil nakasakay sa kabayo si San Martin, nagkakaroon din ng karera ng kabayo kasabay ng fiesta. Dahil walang mahanap na pagdarausan sa Taal, sa bagong gawang kalsada sa bayan ng San Nicolas ito idinaos. Sa baybayin mismo ng Taal Lake. Taon-taon po nagpapakarera dito. Nag-o-organize po na yung mga horsemen po dito sa Luzon. So, ang mga magkakabayo po is nanggagaling po sila dito po sa area po ng South Luzon, Batangas, Cavite, Laguna, Quezon. Tapos ang mga counterpart naman po namin doon sa north is yung mga taga Bulacan, Pampanga, tsaka po mga Tarlac. Si Michael at ilang pang kasama sa karera, deboto ni St. Martin of Tours. Ang iba naman, sadyalang mahilig sa Tiburin horse racing. Matanda, bata, babae o lalaki, nakikisaya sa karera. Bago magsimula ang karera, sinusubukan ang kakayahan ng bawat kabayo para ma-match ito sa kalaban. Matapos nito, napansin kong nagsimula ng magumpukan ang ilan. At kalaunan, uminit ang pustahan. Konting minimal lang naman po yung mga pustahan. Para lang pong bawi gastos lang kung sakali. Katulad po, galing pa po yung iba ng Pampanga. Takbo! Yeah! Wala na!
Hindi kumpleto ang pagbisita sa Taal kung hindi mo mapapasok ang mga matatandang bahay dito. Nakamamanghang makita na sa isang bayan, marami sa mga bahay ang may historical marker. Ito yung mga bahay na tinirhan ng mga taong may papel na ginampanan sa ating kasaysayan. Isa dyan ang Casa Villa Vicencio na sinasabing nakatayo na bago pa man mag-1850. Welcome here. If you're a regular person, kung magandang ordinary kang tao na mayroon kang posisyon ng konti, hanggang dito ka sa antesala. Okay? But, kung importante kang tao, and since importante kang tao, dito ka dadalhin sa main sala. If you notice, no, may harang yung malalaki yung mga pintuan that would separate one portion of the house to the other. Okay? So only, pag nandito ka sa sala, sirado lahat yung mga pintuan na yan. Kasi importante kang tao, we assume na kung anong papag-usapan nyo is importante. Nung panahon ng mga Kastila, may pag-aaring mga barko ang pamilya Villa Vicencio. Kumikita rin sila mula sa trading o pangangalakal. You have the kalyado, okay? The carvings on the wall. Uh-oh. You have the tin ceiling, which was imported from Belgium, no? Pinadala niya from Belgium at that time, okay? Then you have this wallpaper, which is basically made of canvas, no? Painted by a famous Filipino painter at that time, si Albero. Sa laki at ganda ng bahay, alam mo nang mayaman ang tumira dito. Ang pamilya ni Eulalio Villavicencio. Kasabi-sabi ng mga tao'y nako'y napakayaman ang mga yan na minsan ay pagdadating at dalagaling barko ang mga sakusakong perang pinagbilhan ng asukal ay minsan ay nag-iimbita pa ng mga kapitbahay para lamang magbilang ng mga perang yung barya o kaya itong mga papel na kanilang pinagkitaan sa pagbebenta ng asukal. Napangasawa ni Eulalio ang kapitbahay niyang si Gliseria Marelia na mula rin sa mayamang pamilya. Pagdating ng mga barko dyan, picture this without all the houses, no? So kitang-kita. Sabihin ni Gliseria, oh yan, nandiyan na yung barko. Takbo na yung mga boys niya. Ito yung spot na sinasabi sa akin na aking tiya na dito nila sinasort out at pinaghahatian lahat na makinita nila for that trading day. So hindi naman araw-araw siguro yun, but at least siguro once, twice a month, ayun ang main negosyo nila. So here, the bolada, okay? Pag may kumatok sa baba, di ba, may knocker sa baba, titingin ka sa baba, oh, anong ginagawa nyo? Ganun, no? Oh, di ka, panig ka. Ito ang unang-unang, you would open the door using this. Then the door would open downstairs. Tapos sila na magsisirado niyan. Okay? So ayun ang ano ng bulada. Ayon kay Ernie, isa sa mga naging bisita sa bahay na ito, si Francis Burton Harrison, mas kilala sa tawag na FB Harrison, ang Governor General ng Pilipinas nung panahon ng mga Amerikano. This whole section was extended for FB Harrison. If you can see, medyo pababa na siya because these are still original. This whole section was added to the house, no, in the early 1900s, I believe it was 1909, okay? And so that they can build the bathroom, okay? Maybe yung first bathroom. Here in the house. You know what the nakatutuwang pakinggan, okay? Ang mga kwento tungkol sa makasaysayang bahay na ito. Pero nagiging seryosong usapan kapag natalakay na ang kaugnayan nito sa rebolusyon. Gaya na lamang ng pagbibigay ng mag-asawang Eulalio at Gliseria ng barko sa mga naghihimagsik laban sa mga Kastila. Ang biggest na contribution nila is the first Philippine warship ship, the SS Bulusan, which has been acknowledged by the Philippine Navy as their first man-of-war ship. Okay? Dinonate nila yan sa katipunero, sa mga katipunero noon for panglaban sa mga Espanyol and to transport arms and ammunitions
and soldiers from Luzon to the Visayas. Ayon kay Ernie, noong 1892, nagpunta sa Hong Kong si Eulalio para personal na ibigay kay Dr. Jose Rizal ang kanyang donasyon. Noong mga panahon na yon, nasa Hong Kong si Rizal pagkatapos niyang lisanin ang Europa para umiwas sa mga kalaban. Pumunta sila, si Eulalio pumunta sa Hong Kong, nagbigay ng 18,000 pesos para makatulong sa pag-distribute ng mga libro na propaganda materials ukoy sa ating paghimaksikan, no? And in exchange for that, binigyan siya ng kopya ng El Filibusterismo and No Limitangere, and then a silver dagger na hindi namin ivory dagger na hindi namin makita as of now. Napagdudahan ng mga Kastila si Eulalio, kaya raw ikinulong ito sa Bilibid. Kapalit daw ng paglaya nito, hiniling ng mga Kastila na isiwalat ni Gliseria ang mga nalalaman nito tungkol sa himagsikan. I would not consider myself worthy of her name, of the family, name, if ang exchange ang gagawin niya is re-reveal niya yung mga sekreto nila tungkol sa revolusyon. Okay, that was a very famous line that she said, no? Namatay sa sakit ang kanyang asawa matapos makalaya. Pero imbis na magbuhay doña, nakibaka si Gliseria. Ayon kay Ernie, nakipagpulong sa kanyang lola sa bahay mismong ito, si Andres Bonifacio, ang tinaguriang supremo ng Katipunan, na nooy nagpanggap na sabungero para hindi makilala ng mga Kastila. Ito yung sinasabi kong the bodega na kung saan nagtatago, there used to be a trap door here. Okay, kaya lang para mapakita ko, siyempre pinalitan ko ng salamin. Okay, diyan nagpulong-pulong sila Bonifacio at Gliseria Marelia. Nakasabit nga sa Casa Villa Vicencio ang kasulatang ito na permado ni General Emilio Aguinaldo na kumikilala sa naging papel ni Gliseria sa revolusyon. Despite the success, okay, again, hindi sila naging makasarili. Kasi komportable na sila eh. Pero sila, sige, tayo meron, ibigay natin sa ibang tao. Sinasabing kakambal na bahay ng Casa Villa Vicencio ang The Wedding Gift House, ang regalo ni Eulalio sa kanyang misis sa kanilang kasal. 1870, sinimulang itayo ang bahay na ito na may pagkakahawig sa Casa Villa Vicencio. Bahay na bato rin ang tawag dito, pero sinasabing kakaiba ito dahil imbis na kahoy, bato rin ang ginamit sa ikalawang palapag nito. Victorian style ang bahay. Makulay at may detalyadong disenyo ang loob nito. Halos sa tapat nito nakatayo ang bahay ni Juan Cabrera Goco na naging treasurer ng Katipunan. Engrande rin ang Gregorio Agoncillo Mansion. Sa loob, makikita ang mga antigong kagamitan at mga larawan. Sa ilang larawan, makikita ang kapatid ni Gregorio na si Maria na ikalawang asawa ni General Aguinaldo. Ilan pa sa pwedeng bisitahin dito ang bahay ng tiya ni Maria Aguinaldo. Isa ito sa pinakamatandang bahay sa Taal, ang Doña Marcela Agoncillo Museum. Sinasabing tumira dito si Marcela, pero habang naka-excel sa Hong Kong kasama ang kanyang asawa, nakatanggap siya ng utos mula kay Aguinaldo na tahiin ang kauna-unahang watawat ng Pilipinas. Narito rin ang bahay ni General Ananias Jokno
isa sa matataas na leader ng rebolusyon na nakipaglaban sa mga Kastila at Amerikano. Bukod sa mayaman sa Kasaysayan, literal daw na mayaman ang marami sa mga taga-Taal noon dahil sa plantasyon ng tubo na ginagawang asukal at sa pakikipagkalakalan. Talagang maaga pa ang mga Chinese o ang iba pang mga nationalities, no? Specifically to mention India and Japan, no? Were once into trading activities. And for one thing to generally describe, Taal was once the seat of commerce. Kaya prosperous ang Taal. Sa hinabahaba ng kasaysayan ng Taal, may ilan pa rin itong sorpresa. Isang regalo nga mula sa nakaraan, ang pinakabagong atraksyon ngayon sa Taal. Isa pa sa matandang istruktura sa Taal ang Shrine of Our Lady of Kaysasay. Itinayo gamit ang coral stones noong 1639 kapalit ng naunang simbahan na itinayo noong 1611. Makikita rito ang maliit na imahe ng birhen na 8 inches lamang ang taas. Isang malaking painting naman ang nagpapakita kung paano natagpuan ni Juan Maningkad ang imahen habang nangingisda sa Pansipit River noong 1603. Nagsimula siya bilang kinilalang birheng gala dahil gala ng gala, nawawala at punta ng punta sa ibang lugar. Pagkatapos ay nakilala siyang birhen ng kasay-kasay dahil nga tuwing siya'y mawawala at darating, makikita, siya ay sinasamahan ng maraming ibon. Sa English, ito ay kingfisher. Sa Tagalog term din, sa amin sa Batangas, ay kasay-kasay. So, tinawag din siyang birhen ng kasay-kasay. Ang sabi ng marami, dahil daw ang mga praile at ang mga ibang Espanyol at ibang mga tao ay hindi makapagbigkas ng tama ng kasay-kasay, naging kaysasay. Ang pinaniniwalaan ng mga Katoliko na mapaghimalang birhen ng kaysasay, kinikilala rin daw ng mga Chino. For the many Chinese, especially who are those who are followers of Mama Machu. In Chinese folk deity, Mama Machu is the goddess of the sea and the patroness of the seafarers. Mama Machu and Birhen ng Kaysasay are just one and the same sa kanilang paniwala. Sa bandang itaas nito, matatagpuan ang hagdan na mula pa rin sa panahon ng mga Kastila. Dito ako dumaan patungo sa isang balon kung saan sinasabing nagpakita ang birhen ng kaysasay. Madali itong matagpuan dahil meron itong arko na sinasabing pinatayo ng mga Kastila. Nakaukit dito ang imahen ng Lady of Kaysasay. Mayroon kami yung tubig na yan. Marami na yung pinagaling na kundi ito, pabalik-balik na lang sila. Pag gumaling, magdadala sila ng bulaklak. Hindi mo pwedeng questionin ang mga himala at ang mga istorya. Kasi ito ay nanggaling sa mga bibig ng tao. At hindi nila ito masasambit kung hindi may pinagbasihang isa, dalawa o ang marami ay nasaksihan ito. Kaya ang paniniwala ng marami na talagang ang birhen ay mapaghimala, ang tubig sa balon ay nagbibigay lunas. Sa loob ng 400 taon, patuloy ang pagdagsa ng mga deboto rito. Katabi naman ng Basilica ng St. Martin de Tours ang tinatawag na Libingan ng Kastila na bagong bukas lamang sa publiko. Maaring isang lugar ito, no, na dati ay libingan
na pwede nating sabihin na napapalagay lamang dyan sa mga istrukturang yan ay maaaring yung sikat noong unang panahon o yung may pwesto nung sa administrasyon ng mga Espanyol o anuman. Bukas ang mga nicho. Hindi malinaw kung wala talaga nakalibing dito o nawala lang sa pagdaan ng mahabang panahon. Wala pong any account of people buried here. Wala Spanish time. Ni yung tinatawag nilang lapid ang inilalagay sa harapan. Mm-mm. Wala nang nakuha, no? Ang isang mong pagtatakhan ay kung ikukumpara mo sa mga butas ng nicho ngayon, bakit siya ay halos maliit ang pagkaka arko at may hinala raw na maaring mas malaki pa ang sementeryo at maaring may mga nicho pa sa ilalim nito. Maaring ang mga susunod na henerasyon na ang makadiskubre at masurpresa ng iba pang lihim ng lugar na ito. Ang nakatutuwa, handa namang makinig ang marami sa mga kababayan natin, pati na ang mga kabataan. Mula nga nang makilala ang Taal bilang isang heritage town, patuloy ang pagdating ng mga turista mula sa iba't ibang lugar. Sa pagdating ng mga bisita, nagsulputan din ang mga negosyo at mga pwedeng tuluyan ng mga turista. Ang lumang bahay na ito halimbawa, naging cafe at bed and breakfast. Ano sa tingin mo importansya na nape-preserve yung mga lumang bahay dito? Ang mga dayuhan, gustong-gusto nila itong mga lumang bahay natin eh. Nakikilala rin yung ng mga ibang lahi kung ano yung mga Pilipino dahil dito sa ating mga lumang bahay. Sa pamamagitan ng mga lumang bahay ng Taal, patuloy na naikukwento ang kasaysayan hindi lamang ng mga Taalenyo, kundi ng mga Pilipino. Ayon sa lokal na pamahalaan, nasa 144 na heritage houses pa ang matatagpuan sa Taal, bagamat hindi lahat ay may historical marker. National Historical Landmark naman ang Basilika ng Taal. Dahil sa pagkilala ng National Historical Commission of the Philippines, protektado ang mga matatandang istruktura dahil hindi basta-basta pwedeng gibain ang mga ito at may tulong din na maibibigay ang gobyerno. The whole Taal is actually a cultural landmark. Now, nahihirapan man kami na sa pagsisimula ng aming heritage campaign or awareness, masasabi kong sa panahong ito ay maaring sabihin nating there is already a major fulfillment out of the efforts of the many organizations. Sa Taal, patuloy na ipinapasa sa mga bata ang mga lumang tradisyon. Sa kapistahan nga ni St. Martin de Tours, nasaksihan ko ang luwa o pagtula ng ilang kabataan para papurihan ang kanilang patron. Isa itong matagal ng tradisyon na pinagpapatuloy hanggang ngayon. Sila ang mga batang Taalenyo na inaasahan ding magpapatuloy ng pagmamalasakit sa mga matatandang istruktura sa kanilang lugar. Pagsapit ng gabi, inilabas na ang kanilang patron para sa isang prosesyon. Sa labas ng simbahan, isang luwa na naman ang inialay kay San Martin.
Hindi mahulugan ng karayom ang dami ng mga taong sumalubong para dumalo sa prosesyon na iikot sa buong bayan ng Taal. Bata, matanda, mga Taalenyo at mga turistang tulad namin. Lahat, manghang-manghang pinapanood ang isang tradisyong buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Sa paglilibot ng prosesyon, dinaraanan ng mga tao ang mga lumang istrukturang minsan na rin naging saksi sa mayaman na kasaysayan ng Taal. Tila ba nagpapaalala sa kwento ng mga taong dating nakatira doon? Mga taong nagsakripisyo at nagmahal sa inang bayan. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang iWitness.